party dito sa Makuhita ng Mindola. Dahil dito sa PUMP-PUMP na ugat ng korupsyon. Huwag yung mga aso mong tahol lang din ng tahol na wala namang ginagawa para mapabuti ang sektor ng transportasyon, para mapabuti ang bayan. Ang panawagan po namin ay ang noto consolidation, noto phase out, kasi ho, yung modernization nandiyan lang naman po yan. Pero yung pagtanggal po sa aming kabuhayan na hindi po makatao dahil napakamahal po nung unit dati po, 2018-2019, 1.2 to 1.3 million lamang yan. Ngayon po lumulobo na 2.6, 2.8 million yung mga class 2 na jeepney. 2.8 to 3.2 million yung mga UB Express. Paano na po yung ating mga kababayan, yung hand to mouth, yung daily age earner? Paano po yung mga estudyante na sakto lamang po ang baon imbis na pangkain na lang nila? Idadagdag pa po ito sa pamasahe. Ayaw din po namin itong mangyari dahil kawawa naman po ang taong bayan. Kung hindi epektibo ito, hindi sila magka-cancel po ng pasok ngayon at hindi po sila magde-deploy ng libreng sakay. Doon pa lamang po, takot na ang gobyerno na makita ng taong bayan na walang masakyan ang ating mga commuters. Kasi kung hindi sila nag-cancela, sigurado po wala pong masasakyan ating mga kababayan. Hindi sila na ipag-usap sa aming maliliit na driver operator. Bagkos sila lang ang gumawa. Hindi sila nagbigay ng opinion na dapat bumaba tayo o dapat kausapin kami. Hindi. Basta naglabas sila ng guidelines na pahirap sa amin. Kaya kami nagkaagan ito. At the same time, hanap buhay namin nasa kalsada. Gusto nilang modernization. Sino ba ayaw ng bago? Ano ba hinihingi namin mga driver operator? Susunod kami sa modernization. Basta gawang Pilipino, yung mga jeep, hinubog ng mga Pilipino, mamamayan ng Pilipinas, at kami pa rin ang magiging driver at operator. Yung mga Tomasino, kaming mga commuters, ay magiging apektado sa usapin na tataas at tataas lalo ang presyo ng pamasahe. No, ibig sabihin, ito ay dagdag na naman na bayarin sa lalo ng tumataas na presyo ng mga bilihin at syempre ng ating matrikula. Para sa akin, kailangan ng transport strike ng mga nagmamaneho ng jeep kasi ito lang yung paraan nila para maglabas ng hinain tungkol sa problema ng pag-modernization ng jeep. And sa ganung paraan, mas napapalakas kasi pag collective kasi na may rallies or strike, mas malalaman ng mga tao na may problema nga pag walang jeep, kapag na-modernize na yung jeep kasi hindi sila masyadong natututukan ng gobyerno. Naku, nung malaking naging epekto nung sa akin kasi una-una nawalan ako ng hanap buhay kasi walang pasok dito eh. Eh, dalawang araw pa naman. Kasi sabi nung iba, nung Martes wala rin, hindi rin ako nakapunta rito. Kaya napakalaking bagay sa akin. Dalawang araw na nakatenga, walang hanap buhay. Hindi ba nila naisip na libo-libo na pamilya ang dito na umaasa mula pa noong simula hanggang ngayon? At marami na ring driver ang nakapagpatapos ng kanilang mga anak. Marami na ring mga driver ang dito na lang umaasa sa jeepney. Hindi lang yung mga pangkabuhayan ang tinanggal nila, pati na rin yung mga kinabukasan ng pamilya ng mga driver. Nice namin ibalik yung 5 years pa prangkisa. Tapos itigil nila yung phase out na yan dahil marami nakikinabang dyan sa traditional jeepney. Hindi lang pati mga senador, nakasakay po niya ng jeep. Bakit nila i-phase out ng ganun-ganun lang? Epektido po to dahil nga para makarating kay President Bongbong Marcos, binoto namin siya para sa amin lahat, mga driver. Tapos papabayaan niya lang kami ng ganito. Sana naman pakinggan kami ni Pangulo Bongbong Marcos na ibalik niya yung 5 years na prangkisa at huwag na kaming i-phase out. Yan lang naman ang nilalaban namin. Hindi kami nakikialam sa co-op. Ang sa amin lang yung layunin namin maging balik sa normal.